Yo, what's up? Si Jonah Renz ng Brusco Brothers. Nag-sorry na sa buong hip-hop community. So ilang araw ang nagdaan nung naging matunog si Jonah Renz sa social media dahil umano sa pang-iinsulto sa buong hip-hop community. At dahil ito sa pag-post niya sa kanyang IG story na tila pang-iinsulto sa hip-hop community na nagpasiklab ng mga dugo ng mga rap artist at binatikos ng husto si Jonah. Pero nito lang ay nagsalita na si Jonah at humihingi ng pasensya sa lahat. Pero bago yan, kung bago ka lang dito sa channel na ito at huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe, pakihit na rin ang notification bell. Tara, panoorin natin ang video ni Jonah. Sa lahat po ng hip-hop, sa community nga ng hip-hop, nagsosorry po ako kasi nagkamali lang po ako doon ng story. So, hindi ko po nilalahat yon kasi yung grind po na music video ko, matagal na, 7 months ago na, 8 months ago. And then, kinuha nila nung page, may mga FB page na nag-post. And then, yung verse ko lang, hindi ko naman sinasabi na na magaling ako eh. Gusto ko lang talaga mag-rap kasama mga tropa ko. Yan, mga kaibigan kong Brusco Brothers. Hindi ko sinasabing, rap god daw ako. Isipin nyo naman yun. Kumbaga, pinapangarap lang namin, may kanta kami. Kumbaga, ba't kayo nang gaganan yung iba? Kasi syempre, marami na apekto sa sinabi ko eh. Kasi, yun nga, nagkamali talaga ako ng story. Hindi ko talaga nilalahat, guys. Kasi lahat ng mga rapper saludo ko dyan. Kasi mahirap nga mag-rap, di ba? Kaya nagsusorry din ako sa mga naapektuhan talaga na nadamay lahat eh. Kumbaga, hindi dapat sila. Kumbaga, yung mga tumitira lang dapat sa akin. Yun, sorry ulit po. Sorry ulit. Okay. Base sa kanyang paliwanag, ang post ni Jonah ay hindi pangkalatan. Ito ay para lamang sa mga hip-hop pages na bumabastos di umano sa kanta ni Jonah na Grind. At ngayon ay lubos siyang humihingi ng paunanhin sa mga nasaktan niya sa buong hip-hop community. Sa aking palagay, kapag masyado na talagang mataas or sikat, dapat ay magdahan-dahan na sa mga sinasabi, lalo na kung ikaw ay isang influencer sa social media na madaming follower. Samantala, ang Donggalo Records ay naglabas ng post at sinasabi dito ay ang kultura ng hip-hop nasa Amerika, wala sa Asia, wala sa Pilipinas. Anong ginagawa nyo sa YouTube? Sa post nila na ito ay naalala ko ang kanta ng album Sinong May Sabi na Hip-Hop Kayo. Pinupunto lang nila na walang hip-hop sa Pilipinas. Pero sumagi din sa isip ko ang kanta ng Circulo Pugantes na walang hip-hop sa Pilipinas. Verdu wants to make things understood. Nasabi ko noon na hip-hop is food. Walang hip-hop sa Pinas, sabi ng mga baboon. E saan ang galing ang panggastos mo nung mag-platinum? At tingin nyo, may hip-hop ba sa Pinas o wala? Comment down below. Kayo nang umusga.